Ibinigay ni Senator Christopher Go ang isa sa mga pangunahing dahilan ng pagsibak ni Pangulong Duterte kay Vice President Leni Robredo bilang anti-drug czar. Ayon kay Go, nakilalang malapit kay Pangulong Duterte na politika na ang kampanya kontra droga sa sandaling pamumuno ni Robredo bilang chairperson ng Interagency Committee on Anti-Illegal Drugs. Alam nyo, 82% ng Pilipino ay sumasang-ayon sa kampanya ni Pangulong Duterte. So binigyan siya ng, imbis na kesa batikusin niya, yung ang ganda naman po ng takbo kesa batikusin niya yung 80% approval ng kampanya, ay sabi ni Pangulo, subukan mo, baka kaya mong gawing 90% to 100%. Pero ang nangyari po ay naging politika na. Binanggit din ng dating Special Assistant to the President na tinanggap lang din ni Pangulong Duterte ang hamon ng isang senador na bawiin kay Robredo ang posisyon kung hindi rin naman ito pinagkakatiwalaan. At marami na pong mga ibang senador na sinasabi ay kung wala kang tiwala, di you fire her. Eh yun, hindi pinakinggan ni Pangulo, sabi niya. Eh yun ang gusto niyo, di yun. Tinerminate niya, finire niya po dahil yun ang hiningi sa kanya. Dagdag pa ni Go, ang patuloy na pagbatikos ng oposisyon sa mga programa ng Administrasyon Duterte ang naging mitsa ng pagkawala ng tiwala kay Robredo. Pag sinabi ni Pangulo, ito yung gagawin ko, sabi ng tao, ang ganda ng ginawa mo. Ang sasabihin ng oposisyon, hindi, mali yung ginawa mo, pangit yung ginawa mo. Yan ang ginagawa ng oposisyon. So paano mo ipagsasama yung administrasyon at oposisyon sa isang trabaho napaka-sensitibo? Itong kampanya laban sa droga, sino pong magsasuffer dito sa kampanya? Ang taong bayan. Kaya ngayon palang mabuti na lang po, 19 days after, hiwalay natin. Hindi pwede magsama yan. Yung trabaho ng anti-drugs, hindi pwede. Iyan yung backbone ng trabaho ni Pangulong Duterte, yung kampanya laban sa droga. Sa haluan mo ng oposisyon, na alam mo naman, ang gagawin lang nila ay sirain yung accomplishment ng administrasyon. Yan ang totoong story yan. Johnny Scosio, Radyo Inquirer, 990. Bayan nagtatanong, mamaya nag-uusisa.